tayo po ay manalangin. Tunay nga, Panginoong Jesus, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Lord, sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin muli upang makapagtipon-tipon at mabigyan ka ng papuri at pagsamba. Maraming salamat, Lord, sa buhay at kalakasan na ibinigay mo at pinaparanas mo, Lord, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa gabay, sa pag-iingat na ibinibigay mo sa amin. Dalangin namin, Panginoong Jesus, na sa mga oras na ito, Ikaw ang patuloy na maging sentro ng aming gawain. Ikaw lamang ang tanging naitaas. Ikaw lamang ang madakila, Panginoong Jesus. Ihanda mo po ang puso at isipan ng bawat isa. Ikaw ang manahan, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, ang bawat isa at gawing karapat dapat, Lord God, sa pagbibigay ng papuri at pagsamba sa inyo. Tunay nga, Panginoon, na humihingi kami ng tawad sa mga pagkakasalang nagawa namin, Lord God, hayag man o hindi. Ikaw ang lubusang nakakakilala sa bawat isa. Ikaw ang lubusang nakakaalam kung anong pangangailangan ng bawat isa, Panginoong Jesus. Sa'yo po namin ibinabalik lahat. Sa'yo po namin itinataas ang dalangin ng bawat isa, Panginoong Jesus. Ikaw, Lord God, ang tanging mapapurihan, madakila sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos. This all we pray in your mighty name. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede po bang palakpakan muna natin ang Diyos ng buhay sa umagang ito? We thank our Lord for giving us another day na pagsamba sa Kanya. Amen po ba ron? Pwede po bang pakikamayan muna ang inyong mga katabi at pakisabi sa Kanya, masaya at nagagalak ako na narito ka ngayong umaga. Ayan. Minsan lang yan eh, sa isang linggo, di ba? Kita-kita tayo lahat. Okay po. So purihin po ang Panginoon na tayo ay narito ngayong umaga, binigyan niya tayo ng opportunity to worship the Lord, no, sa umagang ito. Purihin po natin ang ating Diyos sa buhay at hayaan po natin ang pagkilos niya maranasan natin. Ready na po ba tayo mag-worship sa Lord? Amen! Isa parang mahina! Ready na ba mag-worship sa Lord? Amen! Let's worship the Lord at purihin natin ang kanyang dakilang pangalan. Taas natin ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng Kalwalhatian sa umagang ito. Sa simula, ikaw ang salita, pangalan mo'y kamangha-mangha. Sa kalagitnaan ng Diyos, inama mo ang mga ano na kapayapaan mo ang dumalo. Sabi, ikaw ang Hari ng Kalwalhatian. Amen! Sing! Siya'y nagmula sa walang hanggang Ama. Kaharian niya'y wala. Kapayapaan mo ang dumalo. So, ikaw ang Hari. Ikaw ang Hari ng Kaluwalhatian. Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi
magsasabing ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Amen. Tanggol lahat ng mga halahi, lahat ng mga labi na ito may umaga, magde-declare, Lord, ikaw ang hari ng kaluwalhatian sa aming mga buhay. Okay, let's sing. Inahalayang buhay mo sa krus, ikaw ay pinako. Ngunit kamatayan ay nabigo. Misa pa, inalay mo buhay mo para sa aming Panginoon. Inahalay mo ang buhay mo sa krus, ikaw ay pinako. Ngunit kamatayan ay nabigo. Inalay mo buhay mo para sa amin, O Diyos. Inalay ang buhay mo sa krus, ikaw ay pinako. Ngunit kamatayan ay nabigo. Inalay ang buhay mo sa krus, ikaw ay pinako. Ngunit kamatayan ay nabigo. Sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Lahat ng mga lahi, lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. For the last time, lahat ng mga lahi, lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Yes, Lord! Sa kawalan, pagpapalamoy, lagi lahat di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awin pagkat ikaw ay mabuti. Bakit daw? Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastol, di magugulang sa pata at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw sa pata at higit pa. Sa pata, sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng pinasahan. Wala na mahiling pa pagkat kay sa pata, ikay sa pata at higit pa. Amen! Ganun ang ating Diyos. Di mga gamba sa kawalan, pagpapalamoy laging lahat, di matatakot sa pangamim. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok ng pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pangamim. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. O, sabihin lang Panginoon, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang sa pata at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw sa pata.
sapat na. Ikaw ang aming kastol, hindi magkukulang sapat na. Ating ipa, biyaya mo'y sagana, umaapa ang sapat na. Ating ipa, sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat ng inaasahan. Higit pa. Opo Panginoon, wala na aming panghihilingin sa umagang ito dahil ikaw naman na makasama namin ay sapat na sa aming buhay, Panginoon. We praise and lift your name, Lord God. We declare, Panginoon, that you are our King to be worshipped in this place. Purihin niya po, Diyos, at salamat sa pagkakataon na kami ay pinili mo, kami ay narito sa umagang ito, Panginoon. Salamat for the love. Salamat sa pagpapatawad mo sa bawat sa aming Panginoon. And we have that privilege, Panginoon, na lumapit at sumamba sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa kabila ng aming mga kalagayan, iba't iba namin, Panginoon, na sitwasyon ng aming buhay. Subalit, and yet still lang, you loved us, Lord God. Dali po tayo sumamba sa ating Panginoon. Oh,
Papasalamat kami sa inyong pagpili sa aming Panginoon. Although we just don't deserve your love, Panginoon, we don't deserve yung mga katutihan mo sa aming buhay. Salamat ng maraming maraming, Panginoon, for that opportunity to be chosen by you, Lord God. For the opportunity to serve you, Lord God. For the opportunity to worship you, Lord God. So, mga ito, salamat, salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Minsan pa tayo salamat sa Panginoon. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Pagkukulan ng habay at wagas kong pagsimba. Amang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Patapat pagkukulan ng habag at wagas kong pagsinta. Habang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Tiyakap mo sa aking kaunihan, binibig mo ako nang di kaya tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahilan ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y igawan ang iyong kapiran at ako'y patawarin. Tiyakap mo ako sa akin.
kapangyarihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Tiyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos na katarungan at katwilan na kahit minsan di napahiran na kabanal at walhatian. Salamat sa tutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundo ng biyaya mo. Ng katarungan at katwilan na kahit minsan di nabahilan ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumulang biyaya mo. Salamat sa sukdo ng biyaya mo. O Panginoon, salamat for your grace. We thank you, Lord God, for your love, Panginoon, sa bawat sa amin. Salamat dahil sa kabutihan mo, kaya kami ay narito, Panginoon. We acknowledge everything nang galing po sa inyo, Panginoon, at wala rin kami ngayon dito ngayong umaga kundi po dahil sa inyo. Kaya naman po, Panginoon, kayo naman na ibalik namin sa inyo lahat ng mataas sa pagsamba at pagpupuri sa umagang ito. Ngayon sa iyo po lahat ng papuri at ikaw ang malulahati sa buong panahon na kami ay lagi narito, Panginoon. Be with us, Lord, as we worship you in this place. We worship you, Lord God, in the spirit and in truth. To you be all the praises and all the glory. This we pray in the mighty name of Jesus. At minsan pa, everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang Panginoong buhay sa umagang ito. Ipipatuloy na lumapit sa ating Panginoon ngayong umaga sa pagpupuri at pagpapasalamat sa kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. Tunay po na ang Diyos ay siya lamang Diyos na marapat nating sambahin at pasalamatan sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa sa ating lahat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Aming pong mga puso ay puno ng pagpapasalamat sa iyo sa umaging ito. Aming kinikilala, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na aming pong nararanasan sa buhay. Sa mga kaarawan, anibersaryo, kagalingan, kalakasan, pag-iingat, proteksyon, provision, Panginoon, karunungan, kasapatan ng iyong biyaya, maging ang katugunan sa mga panalangin. Salamat po, O Diyos, sa mga bagay na ito na tunay po, O Diyos, na nagpapahiwatig at nagpapakita ng iyong walang hanggang pag-ibig at walang hanggang kabutihan sa aming mga buhay. Tunay po na marapat kang tumanggap ng pagluluwalhati at pagpapasalamat mula po sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak. Salamat din po, Panginoon, maging sa mga pagsubok ng buhay. Bagamat may mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, may mga pagkakataon na hindi namin maunawaan yung sitwasyon o yung anumang nangyayari sa buhay namin. Ito po ay parte ng iyong pagtuturo sa amin, Panginoon. Marahil ay may mga bagay kang nais ibukas, sasabihin sa amin, Panginoon, sa mga bagay na ito. Ang aming pong dalangin at hiling, Panginoon, ay bigyan mo kami ng sapat na lakas upang magtagumpay at makita ang nais mong sabihin sa amin, Panginoon, sa mga bagay na ito na masakit para po sa amin, masakit para sa aming mga paningin, masakit para sa aming mga isipan. Dalangin po namin, O Dakilang Ama, na sa lahat ng bagay, anuman ito, Panginoon, ito man ay mabuti sa paningin o hindi, Panginoon, ay patuloy ka naming pasalamatan dahil ang lahat ng bagay nangyayari ayon po sa iyong dakilang kalooban. Sa umaging ito, Panginoon, mangyari nawa na sa pamamagitan ng pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyong pong basbas at pagpapala. Magandang umaga po sa ating lahat. Kanina ho ay pinabati na kayo ng inyo po, na ating pong Pastor Ferds po. Nabati ng katabi, ano po. Hindi ko na uulitin kasi nabati nyo na eh. Yan. Bati na lang natin po yung ating mga kapatid na nasa ibang bansa na nakakasama ho natin sa panunood ng sa YouTube, ano po. So ngayon po umaga ay pag-uusapan po natin ang may pinamagatang Chosen by the King. Sa Deuteronomy chapter 7, verse 7 hanggang 11. Naiiniwala po ba kayo na kayo po ay pinili ng Panginoon? Yan. So yung nagsabing amen, totoo po yun na tayo po ay pinili ng Panginoon. Pero tinghayan po natin yung Deuteronomy chapter 7, verse 7 hanggang 11. 7-11. Sabi po sa verse 7, pinili niya kayo at inibig dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa ang mga pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Verse 9, kaya't pakatandaan ninyo si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 11,000 salinlahi. Verse 10, subalit nilipol niya ang lahat ng namumuhi sa kanya. Hindi makaliligtas o makakaligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Verse 11, kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, Ama, akin pong hinihiling ang inyo pong patuloy na pagsama sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan po namin ng lubusan ang inyo pong mga salita. Samahan niyo po ang inyo pong lingkod na magbibigay na inyo pong mensahe, Panginoon. Salamat po sa inyo po namin tinataas ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. So, balikan po muna natin yung ating pong
title, Chosen by the King. Ano nga ba ang pagiging chosen? What is the meaning of being chosen? Yan, selected or marked for favor or special privilege. Mga kapatid, masarap na isipin na tayo po ay napili. Ano po? Minsan, na-experience po natin ito sa school. Kapag ikaw yung pinili para sa isang mahalagang gawain, halimbawa, ikaw ay isang pinakamahusay sa math, ikaw yung pipiliin ng teacher mo, o ikaw ang lalaban bilang representative ng school natin, napakasarap, tama po. Lalo na kapag ikaw ay nanalo, napakasarap. So, mga kapatid, nung ikaw ay makakilala sa Panginoon, panalo na. Panalo na tayo. Amin po ba? So, selected, marked for favor, special privilege. So, yan po ang ibig sabihin ng pinili, chosen. Pero ano nga ba po, kapag babalikan po natin ang history ng Biblia, sino nga ba ang piniling lahi? Alam po natin yan, walang iba kundi ang lahi ng Israel. Sabi po ng Deuteronomy chapter 5, verse 6 to 7, ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa iyo, sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Saan nga po ba nagsimula yung pagpili ng Diyos sa bansang Israel? Saan po ba nagsimula? Dito po yan nagsimula kay Abraham. So ang Israel po, alam natin na pinili ng Diyos mula sa lahi ni Abraham. Sabi po sa verse 12, chapter 12, verse 7, nagpakita kay Abraham, Abraham pa ho ang pangalan niya dyan, si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. So kung aalamin po natin kung paano pinili ng Diyos si Abraham, ay yung po ay privilege na ginawa ng Diyos kay Abraham. Tama po ba? Kaya naman, kaya lang, ang Diyos din po ang nagsabi sa susunod na mga na verse ay sabi niya dyan, sa verse 13 ng 15, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. So mula doon sa pagkapili ng Diyos kay Abraham, mayroon ding prophecy ang Diyos o mayroon din siyang sinabi sa lahi ni Abraham na maaalipin. Ito po yung nangyari noong ang Israel po, ang lahin ni Israel ay mapunta sa Ehipto. Saktong-sakto po yan na 400 taon pagkalipas na kausapin ng Diyos si Moses. Sa Exodus chapter 3, kinausap ng Diyos si Moses. Sabi ng Diyos, ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Sino pong kausap na dito ng Diyos? Si Moses. After 400 years. Okay po. Nagbago po ba ang plano ng Diyos na ibigay ng Diyos ang lupang pangako sa kanya at pagpalain ng Diyos ang lahi ni Abraham? Hindi nagbago. Hindi po nagbago. Kaya naman po, sinabi pa ng Diyos kay Moses, tinakpan ni Moses ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kanineyo, Heteyo, Amoreyo, Pereseyo, Hevita at Jebuseyo. Ito po yung lupang pangako na ipinangako ng Diyos sa chapter 12 kay Abraham. Kaya lang po, after 400 years na ang Israel po ay napunta sa Ehipto, ang tumira po rito ay itong 7 nation. Natigil po ba yung plano ng Diyos? Hindi. After 400 years, itinuloy niya ang plano. Pero ayon po sa pag-aaral, yung 400 years na yon,
ay sinikap ng Diyos na yung itong lahing ito ay magtiwala sa kanya, ang lahi ng Kanineo, Heteo, Amoreo, Pariseo, Hivita at Jebuseo ay sinikap ng Diyos na magtiwala sa kanya. Pero ano pong ginawa ng lahing ito? Nagkaroon sila ng iba't ibang Diyos. Nandiyan si ang Diyos nilang si Baal, si Asherah, si Peor at iba't iba pa. Kaya after 400 years, pinasakop sa kanila muli ng sa bansang Israel. Kaya masasabi po natin, ang bansang Israel ay chosen nation. Pinili ng hari na mga hari. Tama po ba? Naniniwala po tayo doon. Kaya mga kapatid, alam po ninyo ang purpose ng Diyos kung bakit pinili ang bansang Israel ng Diyos. Para ipakilala ang kanyang sarili, ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang lahi o sa kanyang bansa. Upang ang bansang Israel ang magpakilala naman sa iba't ibang mga bansa. Nag-fail ang bansang Israel. Imbis na sila po ay nakapag-impluensya sa paligid, ang nangyari po sa kanila, parang naging kaaway na lang nila ang nasa paligid. Yan po ang nangyari. Ang purpose ng Panginoon, ng Diyos Ama, ipakilala siya sa bawat bansa sa Palestina, ipakilala siya sa nakapaligid sa kanyang mga sa kanilang mga bansa, nag-fail ang Israel. Ano po ang command ng Diyos sa Israel? The command for Israel is to destroy the inhabitants of the land completely. Bago po ito, ang Deuteronomy po, aklat ng Deuteronomy, ay second generation na po yung kausap ni Moses. So ang word na Deuteronomy ay restatement of law, ibig sabihin. Muling binasa, muling ipinaalam ni Moses sa second generation. Bakit po anong nangyari sa first generation? Sa katigasan ng ulo, nung po sa aklat ng Exodus, nagreklamo sila na nagreklamo. Anong ginawa ng Diyos? Nilipon. Nilipon. Yung matitigas na ulo, nililipon ng Diyos. Kaya po, dito po yung kausap na ni Moses, second generation. Eto na po, hindi nila alam ano talaga ang nangyari noong sila ay nasa bansang Ehipto. At kung paano kumilos ang Diyos sa buong bansang Israel. Kaya kailangang ipakita, ipaliwanag ni Moses ano ang gagawin nila kapag kinuha o pumunta sila sa lupang pangako. Ang utos sa kanila, completely destroy the inhabitants. Ano pa po? Sa verse 1 and 2, destroy the inhabitants of the land. Sa verse 2 hanggang verse 5, no relationship with the Canaanites and their way of life. So pag binasa po natin mula sa verse 1, ganito po yung pagkakasabi, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang pitong bansang nauna sa inyo roon, ito po yung binabanggit po ng Panginoong Jesus, ng Panginoon, ng Diyos kay Moses. Heteo, Gergeseo, Amoreo, Kadineo, Periseo, Hivita, Jebuseo. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ubusin, lipulin, sapagkat ito po mga taong ito, binigyan ng Diyos ng pagkakataon 400 years, nakilalanin siya, hindi siya kinilala. Kaya ang sabi ng Diyos, ang bansang mas malakas pa o mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa inyo, ay ano po, lipulin. So, at kapag sila'y pinaubayan ni Yahweh sa inyo, lipulin ninyo silang lahat. Huwag ninyo silang kaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh. At pasasambahin nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagagayon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilupulin. Kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar.
pagpuputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, durugin ang mga amahen ng kanilang Diyos, Diyosang si Asherah, at sunugin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Napakalinaw po ng sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ni Moses, ano ang gagawin nila pagdating sa lupang pangako. Verse 6, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Mga kapatid, ito po ang purpose ng Panginoon sa bansang Israel. Pinili, pinakita, ano ang standard ng Diyos. Ang Diyos po ang nag-set ng standard kung paano ang lahat ng kanyang anak. Ang unang-una pong pinili niya ay ang bansang Israel. Bakit po natin ito pinag-aaralan? Bakit po natin ito pinag-uusapan sa church? Hindi naman tayo mga Israelita. May connection po yan. So ano pa hong bagay? The basis of the command was Israel belongs to Yahweh. So verse 6 hanggang 8, Israel's chosen people and a holy nation. Pinili niya kayo, sabi ng verse 7, at inibig. Ano ang dahilan ng pagkakapili ng Panginoon? Ito po'y choice ng Panginoon na piliin ang bansang Israel. Ang sabi niya pa ngayon, hindi dahil kayo'y marami, hindi dahil kayo ay mas malakas. Ang sabi pa nga ng talata, isa nga kayo sa maliliit at mahihina. Pero ang nagbunsod sa Panginoon para piliin ay ang pag-ibig. Inibig niya mula pa sa simula. Saan po nagsimula? Kay Abraham. At nangako ang Diyos kay Abraham na pagpapalain niya. Mga kapatid, pag inaral po natin ang history ng Biblia, ang lahat ng kumilala sa Panginoon, kumilala, sumunod sa salita ng Diyos ng mga lingkod niya ay pinagpala. Kita ho natin yung buhay ni Abraham pinagpala dahil nakinig siya sa aral ng Diyos. Nakinig si Moses, si Joseph, si David, si Hezekiah, si Josiah, mga hari po yan na ang pamantayan ay ang salita ng Diyos. Ano ang salita ng Panginoon? Ang sino mang makikinig, susunod sa aking mga utos ay aking sasamahan at pagpapalain. Kasi pangako ng Diyos. Sabi sa verse 8, pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. At sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Noong pagkatapos po ni Abraham, sino po anak ni Abraham? Si Isaac. Noong si Isaac na po ang kausap ng Diyos, lagi niyang binabanggit lagi, ayon sa aking pangako na sa iyong amang Abraham. Noong si Isaac ay wala na po, nung si Jacob na po ang kanyang kausap ng Diyos, laging kinokonect ng Diyos, ayon sa aking pangako sa iyong amang Abraham, amang Isaac, gagawin kong pagpapalain kita. Nung wala na po si Israel o si Jacob, yung bansang Israel na lang, ang laging quote ng Diyos ay dahil sa aking pangako sa inyong ninuno. Kanino po yon? Kay Abraham. That ang tawag po doon ay Abrahamic Covenant. Covenant ng Diyos kay Abraham. Sa verse 9 hanggang 11, God is faithful in His covenant love forever. Basa pa ho ba? Verse 9, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Kaya lang, hindi na ho nakita ni Abraham, hindi na ho nakita ni Isaac, hindi na rin nakita ni Jacob, pero natutunghayan ng tatlong ito mula sa kaharian ng Diyos ang ginagawa ng Diyos sa kanyang lahi. Tama po ba? So tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadaraan niya ang kanyang pagmamahal o pinadarama niya ang kanyang pagmamahal sa lahat o hanggang sa 1,000 saling lahi.
Subalit, ito po, maliwanag kay Moses na nakita niya, nilipol ang lahat na ano po, na mga against kay Moses at against sa Diyos. Sabi dito sa verse 10, subalit nilipol niya ang lahat ng namumuhi sa kanya. Hindi makakaligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. So makita naman po natin, pag inaral ho natin ang history ng Israel, ang lahat po ng sumunod sa Diyos ay pinagpala ng Diyos. Ang lahat ng hindi sumunod sa Diyos, pinarusahan ng Diyos. Naalala niyo po yung kwento ni Akan? Okay naman sana yung idea niya eh. Di ba? Itinago niya yung kanilang nakuha dun nung sila ay makipaggera. Pero pinarusahan sila. Hindi lang si Akan ang pinarusahan, pati ang Israel. Pero nung ma-identify na si Akan ang may kasalanan, buong lahi ni Akan, ano pong ginawa? Pinatay. Pinapatay ng Diyos. Ito po yung sinasabi. Nilipol ng Panginoon. Kaya, ang sabi niya sa kanyang, sa second generation ng Israel, kaya, sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Mga kapatid, pinakita ni Moses o ng Diyos na ang Israel ay chosen people. Chosen people. Mga kapatid, ito po ang tanong. Ngayon po sa panahon natin ngayon, sa New Testament, sino ang pinili ng Diyos? Ang bawat isang mananampalataya. Dahil nag-fail ang Israel sa community na ibinild ng Diyos para ipakilala siyang Diyos ng buong mundo, nag-failed ang Israel. Gumawa siya ng isang panibagong community, which is the church. Ang ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para magkaroon ng isang bagong community, which is ikaw at ako na nakipag-isa kay Kristo. Isang bagong community. Isang bagong magpapakilala sa buong mundo kung bakit mayroong pinili na ikaw at ngayon ay kumilala kay Kristo. Mga kapatid, huwag na nating ulitin muli ang nangyari sa Israel. Sila'y nag-failed. Sila'y bumagsak. Na sila ang dapat gagamitin ng Diyos para ipakilala ang Diyos ng Israel sa buong mundo. Ngayon po, kung bakit ikaw ay pinili ng Panginoon, kung bakit ikaw ay pinili niya para ipakilala sa buong mundo ang Diyos, na ang tagapagligtas ay walang iba kundi ang Panginoon. Amin po ba? Lahat tayo po may mga kaibigang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ikaw ay pinili para sharean sila. Tama po. Sa Roma chapter 11, verse 11 hanggang 12, ito naman ang tanong ko ngayon, sabi ni Pablo. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila ay tuluyan ng mabuwal? Ito po yung Israelites ang tinutukoy. Hinding-hindi, sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga Hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Verse 12, ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga Hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang bansang Israel? Ito po yung tinutukoy. Bumagsak ang Israel sa plano ng Diyos na gamitin para ipakilala siya. They are chosen one para ipakilala ang makapangyarihang Diyos sa buong bansa. Kaya po, mapalad ho tayo sapagkat sa pangyayaring yon, nakarating ho sa atin ang salita ng Diyos. Amen po? Ikaw at ako ay hindi bayan ng Diyos. Ang Pilipinas ay hindi bayan ng Diyos. Pero dahil sa habag ng Panginoon, dahil sa lahat na nakipag-isa kay Kristo, ay naging bayan niya na ang bawat isang mananampalataya.
This is a new community na magpapakilala sa Diyos. Na ang totoong Diyos ang magpapakilala ang kanyang mga pinili. Ikaw at ako yon. Amin po ba? Sa Roma chapter 10, verse 1 to 4, mga kapatid, ang mabuting kaluguran ng aking puso at dalangin sa Diyos para sa Israel ay maligtas sila. Ito yung panalangin ni Pablo. Pinatutuhanan ko na sila ay may kasigasigan sa Diyos, ngunit ang kasigasigan nila ay hindi ayon sa lubos na kaalaman. Hindi nila alam ang katuwiran ng Diyos, at sapagkat sinikap nilang maitatag ang kanilang katuwiran, hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Sa verse 4, sapagkat si Kristo ang hangganan ng kautusan patungo sa katuwiran ng lahat ng sumasampalataya. Bakit po may kautusan? Bakit po may aklat ng mga propeta? Ang dahilan po niyan ay para ipakilala si Kristo na isisilang. Kapag binasa po natin from Genesis hanggang Malakay, nandoon po yung pagpapakilala na mayroong isang darating na tagapagligtas. Maging sa Isaiah chapter 9, verse 6 to 7, pinakilala doon literal ang Panginoong Jesus na isisilang. Dahil si Kristo ang hangganan ng kautusan. Bakit hangganan po? Sapagkat hanggang kay Kristo natapos ang panibagong testament. Ang panibagong covenant. Ito yung bagong covenant. Tayo po ay nasa bagong covenant ng Diyos. Kung ang Diyos ay pinagpapala ang lahat ng lahi ni Abraham, dahil nakipag-covenant ang Diyos kay Abraham, ang sabi ng Panginoon, ang Diyos kay Abraham, ang sino mang galing sa iyong lahi, lahat po ng mga tuli ay pinagpala ng Diyos. Ibig sabihin, Israelites. Ngayon po, nagkaroon ng bagong covenant ang Diyos. Kanino po? Kay Jesus Christ. Na ang sino mang magpapasakop kay Kristo, ang sino mang sasampalataya at mananalig sa kanyang anak, ay ano po yung pangako ng Diyos? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is a chosen. Ito yung bagong pagpili ng Diyos. Ikaw at ako, mga kapatid. Chosen by the King. Sabi po ng Roma chapter 10, verse 12 to 13, ito ay sapagkat walang pagkakaiba sa mga Hudyo at mga Hintil, sapagkat iisa ang Panginoon na nagpapala ng masagana sa lahat ng tumatawag sa Kaniya. Dati po, binukod ng Diyos ang Israel, mga kapatid. Binukod niya, itinangi niya. Sa lahat ng bansa, itinangi niya. Pero ayon po sa Panginoon, makikita po natin mismo si Apostol Pablo na isang Benjamin, isang Hudyo. Ang sabi niya, iisa na lang. Wala ng Israelites, wala ng Gentiles. Kay Kristo ay iisa na tayo. Verse 13, ito ay sapagkat ang bawat isang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga kapatid, sabi ng Panginoong Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Ang kausap po ng Panginoong Jesus dito, pure na po ang 12 disciples. Sapagkat pag binalikan po natin yung John chapter 13, tapos na yung si Judas. So dito pure na po na ang kausap ng Panginoong Jesus, yung 12 disciples. At ako po'y naniniwala na katulad ng 12 disciples, naniniwala kay Kristo, na nampalataya kay Kristo, ay kasama sa sinasabi ng Panginoong Jesus, siya ang pumili sa atin. Sapagkat pagbabasahin po natin yung chapter 17 ng John, ipinanalangin niya
maging ang mga taong sasampalataya pa lang sa Kanya. Sino po yun? Yung mga bagong henerasyon. Tayo, hanggang susunod na henerasyon, ay pinanalangin na ng Panginoon na magiging matagumpay sa pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, ikaw at ako ay pinili ng Panginoon. Para ano po? Ang sabi diyan, humayo at mamunga. Pag tinanong po kayo, mayroon na po bang bunga ang inyong pananampalataya? Pinili ka po para mamunga. Ibig sabihin, may bunga na ba ng pananampalatayang meron ka ngayon? Ito po yung nais ng Diyos sa Israel dati. Ang Israel, pinili para ipamalita, ipahayag sa nakapaligid na bansa kung sino ang Diyos ng Israel. Mga kapatid, ganito rin po ang pagkakapili ng Diyos sa community ng mga Kristiyano. We are church. We are one body in sa Panginoong Jesus. Ikaw at ako ay pinili sa isang dahilan. Ang Great Commission, Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Ito po yung commission sa bawat isa sa atin kung bakit tayo pinili. Ipahayag si Kristo. Amen po ba? Wala pong ibang dahilan kundi ipahayag, ipakilala si Kristo. Dahil ang nais ng Panginoon, ang buong mundo, ang bawat isa, ang bawat bansa ay Kanyang maging alagad. At ito ang patotoo, sabi ng 1 John chapter 5 verse 11 to 12. At ito ang patotoo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. So verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Siya na hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Mga kapatid, ang totoong Kristiyano, ang totoong anak ng Diyos, ang totoong pinili, may burden para sa iba. May burden na i-share si Jesus sapagkat ito ang natatangi at ang Great Commission na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Hindi po sa mga pastor lamang, hindi po sa manggagawa lamang, hindi lang po sa mga leaders lamang, sa bawat isa, mga kapatid. Ang bagong pinili ng Diyos, ikaw at ako. Yes, pinili ng Diyos ang Israel. Hanggang ngayon po, they are special in the eyes of God. Pero yung bagong plano ng Diyos, ikaw at ako ay pinili ng Diyos para ipalaganap sa buong mundo na ang tanging tagapagligtas ay si Kristo. Nasa dulo na po tayo, nasa end, nasa dulo na po tayo ng mga araw. Nakikita na po natin, kahit hindi po nasisiran, marami po mga tao ngayon, ang Diyos mismo ay kumikilos. Iba't ibang lahi ang nagpapatotoo. Nakikilala nila ang Diyos, nakikilala, nagpapakilala ang Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Pero yung ibinigay sa ating atang, mga kapatid, ipakilala natin si Kristo. We are chosen by the King. Akin pong anyayahan ng akin pong may bahay para handugan po tayo ng awit kung bakit po tayo pinili ng Panginoon. Mayroong isang dahilan. So, why have you chosen me? So, kung ang kanta po ito ay alam po ninyo, pwede po ninyong sabayan. At ariin po ninyong awit ninyo na alay sa Panginoon. Why have you chosen me? Bakit mo nga ba pinili ako? Bakit nyo nga ba, Ama, pinili ako bilang isang iyong anak? Mga kapatid, pakinggan po natin, namnamin po natin yung mensahe ng awit. Why have you chosen me? Out of millions, your child.
to be. You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, keep Jesus, your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that a God's great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, his mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, let me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life and walk by your side all the way. And walk by your side all the way. Bakit nga ba po tayo pinili ng Panginoon? May purpose po ang Diyos kung bakit ka po nakakilala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, may purpose ang Diyos. Chosen by the King. Sumunod po tayo sa ating hari ng ating buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa iyong pagsamo sa amin sa umaging ito. Salamat sa pagpapala ng panibagong araw na makapagsama-sama kami at sumamba, magpuri sa iyo, Panginoon, at makinig po ng iyong mga salita. Tunay po, O Diyos, na patuloy kang mangusap sa aming mga buhay, sa aming mga puso, at pakaingatan kami, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay. Ikaw po ang mahayag at maipahayag namin, Panginoon, sa lahat ng dakong aming tutunguhan, Panginoon. At salamat po, O Diyos, dahil naniniwala kami na kami bilang iyong mga pinili
ay mayroong gawain at ito, Panginoon, ay ipahayag ang iyong pagka-Diyos sa lahat, Panginoon, ng mga tao sa aming pong paligid. Purihin ka po at dakilang Diyos. Ingatan mo rin kami, Panginoon, sa aming pag-iwayawalay sa umaging ito, patungo, pauwi sa aming mga tahanan. Bigyan kami ng isang masaganang pananghalian kasama po ng aming mga mahal sa buhay at magpala ka po sa aming Panginoon sa buong isang linggo. Ikaw po ang aming mapapurihat, madakila, maluwalhati sa aming pong mga buhay. Purihin ka, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagkaparan ng Panginoon sa Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan buhat sa banal na Espiritu mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.